Hello po sa inyo lahat mga kabiyahe. Ito po muli ang inyong coach, Speedmaster Daniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. PDA World Cup 2021 Round 4, Day 2 na po. Ang ipapakita ko pong laban ay sa pagitan ni Grandmaster Maxime Bakshel-Lagrev ng France at ng batang-batang Grandmaster, isa pong child prodigy from India na si Ramesh Babu Pragnananda o mas kilala po sa tawag na Pragi. Ayan, so game number 1 po nila na tabla. Ito po ay game number 2 ng standard event. Ano pong nangyari dito? Silipin natin. Sa game po na to, white po si Maxime Bakshel-Lagrev o mas kilala po sa tawag ng MBL po short. Ang tinira niya po ay E4. Ito naman si Pragnananda, nag-C5. Ayun, so sisilang po ang pinasok ng dalawa. Nag-Knight F3, CMBL, E6 and then D4. Ayun, so kinain lang po yan. Knight takes D4, Knight F6 and then Knight C3. Pagka Knight C3, eto na po, nag-Knight C6 si Pragnananda, Sicilian defense na time maneuveration. Pagka Knight C6 po, kinain ni MBL yan. B takes C6 and then E5, tinulakan yung knight. Ganyan po talaga yung Sicilian as a white. Eh. Pag pinagbibigyan na kapag E5, ini E5 talaga. So, nag-knight D5 po yan. Knight E4, iniwas lang. Queen C7, inatake yung pawn. And then, nag-F4 para defensahan. Pagka F4, Queen B6 naman. Grabe yung tira nila, no? May idea po yan eh. Kasi ang white dito, gagawin yan magsi-C4. At yun na nga po yung tinira ni MBL. So, pagka C4, may Bishop B4 check. So, pagka Bishop B4 check, ngayon, hindi makapag-Bishop D2. Bakit po? Kasi magkakaroon ng Queen E3. Yun po ang idea ng Queen B6. Kaya nga pagka Bishop B4 dito, napilitan po si MBL mag King E2. At ito po ay linya talaga ng time manoeuvre. Napakagulo nito. Nag King E2 lang, inangat lang yung King. Ayaw nang mag-castling. Grabe, no? So dito po, pagka King E2, F5 ang pinawalan. Yan po ay mainline. Ibalik ko lang po, ano, bakit po nag-F5? Hindi po pwede kasi basta-basta umatras ka na lang sa E2 eh. Kasi makukulong po itong bishop. Meron pong tira na A3. Tatakbo yung bishop saan? Sa A5 or C5. Pwede kang tirahan po na mga B4. Pwede din mag knight D6. At talagang mahirap po yung ganong klaseng position. So ibalik po natin. Kaya ang ginagawa talaga dito, F5 muna. Ayan. So ina-atake muna ito pong kabayo sa E4. Pagka-atake po sa kabayo, ampersand capture ang ginagawa dyan. E takes F6, Knight takes F6, and then dito, Bishop E3 naman, ayan, para atakihin yung kanyang reyna. So, pasado po tumakbo yung reyna, Queen D8 lang, atras, Knight D6, Bishop takes D6, Queen takes D6, and then Bishop B7. Lahat po ito ay linya. Grabe, no? So, ang nangyayari po dito, medyo hindi na safe yung King ng White. Yun nga lang, nakakuha po siya ng pair of bishop because of that. At okay lang siya dyan as of now kasi hindi pa naman po maatake yung kanyang king dyan eh. Kaya linya po ito, lagi po talaga itong ginagawa. Ang ginawa po ni MBL, king D1. At kung mapapansin niyo po, no, yung oras nila pareho, ayan no. Napakataas. Nagsimula po yan, 1 hour and 30. Ngayon, pareho sila, mahigit 1 hour and 30. MBL, 1 hour and 30 minutes. Si Pragi naman, 1 hour and 34 minutes. So halatang home preparation po talaga yung ginagamit ng dalawang manlalaro dito. So dito po, nag-C5. Si Pragi binigay yung pawn. Ayun, linya pa rin po yan. Ang idea po niyan, binibigay talaga yung pawn. Pero, nabubuksan po yung bishop sa long diagonal. Not just that, mas magandang mag-open ka na po ng file dito. Kasi pwede ka mag-rook C8, queen C7, ma-atake mo po yung king mamaya-maya. So nag-C5 na nga, kinain lang po yan ni MBL. Nag-Bishop E4 naman itong si Pragi, preventing po yung mabilis na manual castling kasi pwede po mag-king dito tapos tatakbo rook D1. So binantayan po yung diagonal na yan ng Bishop sa E4. So nag-Bishop E2 lang si MBL, tamang develop lang, binigay lang po ito pong G2 pero hindi po kasi pwedeng kainin yan. Example po kasi, tikman yan, magkakaroon po ng rook G1. Pagka-rook G1, balik ka sa E4, bagsak naman ito pong G7. Ayan, so hindi po pwedeng kainin. No? Kaya ang ginawa dito, nag D6 lang. Ayun. So inatake po yung queen. Pagka D6, nag queen D4, umatras lang, and then nag-casing na. So ayan na. Grabe, no? Medyo interesting na talaga yung laban kasi si Pragi 1 pawn down, pero yung king ni MBL hindi po makapurma pa.
medyo nasa gitna eh. Ngayon, paano po ito i-take advantage si Pragi at paano naman ang gagawin ni MBL para makadepensa dito? Kasi one pawn up siya pag nag-endgame to, winning na to. Grabe, no? So, nag-gassing lang si Pragi, sinundan naman ito ng King C1 ni MBL. Nagmamadali na talagang gumilid kasi tagilid pag nasa gitna yan during the game. Eh. Ang plano po is P3, tatakbo dun yung King. Ayan, so si Pragi dito, nag-Queen C7. Ayun, with the idea po of mga D5 yan or tamang pressure po ang gagawin dito sa C4. Ayun, so hindi na pinansin, nag-B3 pa rin. Pagka B3, dito medyo nabigla kami sa tira ni Pragi kasi siya po ay nag-E5 lang, inatake yung queen. Ang in-expect namin during live streaming, balik ko lang na konti, A5, A4 eh, para mas mabilis, tapos B8. Pero siya po ay nag-E5. Pagka E5 po, hindi po nagustuhan ng engine nyo. Sabi, medyo lamang na daw po dito yung white. Bakit po kaya? Kasi dito ang nangyari, kinain lang po yan ni MBL, kinain lang din ni Pragi, and then tumira lang po ng Queen C5 palit-palit. Ayun. So gusto na pong ma-endgame ito with one pawn up, apa, mahirap po yun para po sa black. Kasi one pawn down po ito, pero bishop pa. Tapos ayan, pass pawn na yan, tuloy-tuloy. Grabe, kaya mahirap na yan. So, parsado dito, umiwas si Pragi, nag-Queen B7. Pagka Queen B7, King B2, ayun, tumakbo lang. Talagang binibigay lang po dito yung G2 eh. Pero hindi po pwedeng kainin basta-basta yan eh. Kasi magkakaroon ng G1, magbubuksan yung G5, magkakaroon pa ng counterplay. Ayan, kaya nga ang ginawa po dito ni Prag na Nanda eh medyo kakaiba. Matindi yung idea. Ito po yung Knight D5. Binigay lang yung kabayo. Hanep na yan, no? Ang gusto pong mangyari dito ni Pragnananda, unang-una, ina-atake niya po yung bishop eh. May mga idea po na rook fc8, pag umalis yung queen, walang puntahan, libre po yung bishop. Ngayon, ang tanong kasi, libre po yung kabayo eh. At yun po yung ginawa dito ni MBL, kinain niya. So pagkakain, eto palang plano ni Pragnananda dito, mag-rook fc8, atakihin yung queen. So, inatake niya yung queen. Ang kagandahan po kasi sa atake ng queen na yan, no? Pag unang tingin kasi, saan pupunta yung reyna? Ayan. So, ang pwede niya lang puntahan po ay tumira po ng queen b5 para po pagka rook c2, mag-king move ka, eh dipensado po yung bishop ng queen. Yun po yung gusto mangyari. Kaso, may tira po dito eh, queen e7. Pagka King A3. So, pagka King A3, ang gusto pang mangyari, persado po yan, umangat po yung hari. Kasi nga, pag nag-block ka na queen, malilibre ito mamaya eh. Kaso, meron naman po dito A6 na tira. Napakaganda. Persado pong umalis yung reyna, Queen B4. So, ang gagawin po, kakainin lang, kain, and then rook takes E2. So, eto po yung gusto mangyari ni Pragnananda dito. Pero, ibabalik natin ha. Hindi po kasi nangyari yan eh. Dahil pagka rook C8 po, hanip po yung ginawa dito ni MBL. Talagang nabigla kami during live streaming kasi medyo parang nabaliw eh. Hindi iniwas yung reyna. Ang tinira po ay rook AC1, dinipensahan lang. At ito po ay nagustuhan agad ng engine eh. Ang ganda daw ng tira na yun. Best move daw po yun. Grabe, no? So, ano bang mangyayari? Siyempre, kung ikaw si Pragi, kakainin mo yan. Queen yan, eh. Pag di mo kinain yan, losing ka, one piece down ka. And then, binawi lang ito po ni MBL. At ito na pala talaga yung gusto mangyari dito. So, ang pinaka-idea dito ni MBL, na queenless siya, pero ang lakas ng dalawang bishop. At not just that, no? Ito talaga yung masakit, eh. Yung pawn po sa D5. Isa pong matinding passpawn yan. Passpawn na pwedeng assistihan ng dalawang bishop. Ayan, pero bishop kasi. Ipapakita ko lang po, no, hindi po pwedeng kainin yan sa ngayon kasi kakainin po siya, kain, and then bishop c4, iyakan time. Ayan, kaya ibalik natin, no? Kaya ang ginawa po ni Pragnananda, nag-86 lang. Ayan. So, ibalik ko lang po, no? May mga ibang tira na pwede pang subukan dito si Pragi. Pwede po siyang mag-rook D8 para po i-stop na yan. Kaso, mag-rook D1 lang. Ayan. Pagka rook D1, gusto mong i-stop yan, o no? Sige, rook D6 tayo. Huwag natin patulakin. Pero titirahan ka lang po ng mga tira na rook D1 naman. Ayun.
So, check-in ka dyan sa Rook C8. Pag umat ka King F7, ito naman isang tore, mag-check sa C7. Kaya ang ginawa nga ni Prague is nag, ano po siya eh, nag H6, ayun. So, ang gusto niya mangyaring, case na magkaganunan man, dito po tatapo yung king. Kaso, pagka H6, wala na eh. Nag D6 lang si MBL. Tinulak yung pawn, nagmamadali. Sabi nga nila, no, pass pawn must be push. So, pagka D6, nag Bishop takes G2 pa nga. Bishop takes G2, Rook D1, dinipensaan yung pawn at ayan na, tuloy-tuloy na po ito, no? Ang ginawa po dito ni Pragnananda, nag Queen E4, isa pong malaking blunder. Ibalik ko lang ng konti bago natin ituloy yan. Paano ba pag siya po ay nag Rook D8, anong mangyayari? Bakit hindi po yung tinira? Kasi pag ganyan, kakainin lang po yung E5, eh. Ay, grabe. So, may pass pawn pa rin, hindi po mapilahan yan. Example, nag queen c6 ka, titirahan ka lang ng mga bishop b5. Ayan na nga, no? So, pag umalis yung queen mo, tutulakan ka doon. Tapos, check-in ka doon. Naku po, masakit-sakit na yan, no? Balik po natin. Paano naman, paano pag bishop yung pinandepensa? Ayan, bishop. Meron naman kasing rook e7. Masakit din. Kasi walang magandang matakbuhan dito yung queen, eh. Oh, saan siya pupunta? Queen E8, ang sagwa naman dun. Pwede na siguro mga check, Bishop C4, ayan o. Pagka tumakbo ka, kahit saan ka tumakbo, King H8 or King H7, titira ka na siguro ng mga Rook G1 at medyo masakit na yan, mamatihin na yan halos. So, ibalik po natin ng konti. Paano naman po pag ano, nag-Rook E7, hinarangan sana. Ayan, hindi din pwede kasi check-in ka. Pagka-check sa E8, King F7 ang gagawin, and then Rook H8 lang. Grabe yung tira na yun. Anong idea niyan? Ayan na, parating na po yung mga Bishop C4 na tira, Bishop E5 na tira. Ang lalakas ng Bishop, salbahe, no? Tapos pwede na mag-check dito or even sa G1. Grabe, ang hirap po ng buhay ni Pragnananda dito. Kaya, ang ginawa niya na lang po, nag-queen na lang po sa D4. Ayun. So, pagka-queen sa D4, ang ginawa ni MBL, nag-Bishop C4 check. So, persadong tumakbo yan. Ang tinakbuhan po ay King H8. Ipakita ko lang, hindi po pwede sa H7 kasi may Bishop D3. Ayun. Iyakan tayo. Kaya King H8 lang, and then tinulak na po yung pawn. Binigay na po ito pong Bishop. Kasi wala namang mangyayari kahit kainin niya yan. Ang pinaka-threat na po dito ay mag-rook C8 or kaya titira po ng D8. Ganyan. So, ang ginawa, kinain na lang eh. Pagkakain, nag-rook C8 check, umangat yung king, nag-promote ng queen, at dito po, nag-resign na po si Pragnananda. Bakit po? Isang tori po ang kalamangan nito eh. Example, kainin mo man yan, queen take C8, isang tori maliwanag pa sa sikat ng araw, may mga threat pa nga na pwede kang matihin. Hanip na yan. Grabe, no? Galing ni MBL, antindi ng opening preparation nila. Ang tapang ng hari, no? Grabe, pero nakakabilib din si Pragi kasi alam niya yung hanggang dulo din eh. Ang bilis tumira kahit na layo na, no? Sa opening part. Grabe. Ganyan po kalulupit ang mag-prepare. Ito po mga GM na naglalaro ngayon sa World Cup. Grabe, no? Anyway, dahil po sa panalo na yan, pasok na po si MBL sa round number 5. At tuluyan na nga nalaglag ito pong si Pragnananda. Ayan. So kung kayo po ay natuwa at nag-enjoy, may natutunan sa video na to, huwag niyo po kalimutang i-like at i-share niyo po sa ibang tao. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, don't forget to subscribe to my channel. At pahit na din po yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod natin na videos. So para po mga kabiyay, hanggang dito na lang muna. At kita-kits po tayo sa susunod natin na mga video. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. 'Cause I'm an albatross.